Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngahalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si San Roque, isang santong tagapagpagaling. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na loba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay nilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkalob mong kami nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang pinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos, nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan.
Ihuhulog ka niya sa lalim ng walang hanggang. Papatay itiyahagi sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos. Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko nang sila ilipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihin. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y may tuturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay tutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo na napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat
at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna pong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tanong tungkol sa kung sino ang maliligtas ang nais malaman ng mga alagad ni Jesus. Sino ang maliligtas? Nagpauna kasi ng pananalita si Jesus sa kanyang mga alagad at ang sabi niya, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Ayon kay Jesus, madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Ibig sabihin ba nito, walang mayaman ang maliligtas? Ibig sabihin ba nito, walang maliligtas o mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi po, sapagkat ang nais bigyang diin ni Jesus ay hindi ito kayang gawin ng tao dahil sa kanyang sariling lakas, kundi kaya itong gawin ng Diyos para sa tao. Ang maligtas o ang makapunta sa kaharian ng Diyos, hindi kayang gawin ng tao sa kanyang sarili lamang, kundi biyaya ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng lakas para tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ilang beses kaya ang pagkakataong hinayaan nating masunod ang Diyos? Sige nga, tingnan natin yung ating mga sarili. Ilang beses nating sinunod ang Diyos sa araw-araw na ginagawa niya? Magmula sa mga desisyon na ating ginagawa o gagawin, ilan kaya ang tinanong o kinonsulta muna ang Diyos? Bago ka nagdesisyon, bago ka nagresign sa trabaho, bago ka makipaghiwalay sa asawa mo, ilan kaya ang tinanong muna ang Diyos? Kinonsulta muna ang Diyos bago ka nag-abroad, bago ka nag-apply sa trabaho. Ilan kaya ang nagdasal muna sa Diyos? O kaya, ilan sa atin ang bago nagsalita o ibinuka ang bibig? Ilan kaya ang nagsalita ayon sa kagustuhan ng Diyos?
Malamang sa malamang, mas marami sa atin ang sarili muna ang sinusunod bago ang Diyos. Kadalasan, kung kailan nabubulilyaso o nagkakandaloko-loko ang lahat, sakalang tatawag sa Diyos. Kapag magulo na ang pamilya, kapag magulo na ang trabaho, kapag magulo na ang relasyon, kapag sira na ang negosyo, doon lang tatawag sa Diyos. Pero noong nagpapasasa, noong nangangaliwa, noong nagloloko, hindi kilala ang Diyos. Mga kapatid, ganito ang naging problema ng Panginoon sa mga taga-Tiro sa kanyang pinangangaralan sa ating unang pagbasa. Sila ay umastang parang Diyos na alam ang lahat. Yan yung problema ng Panginoon sa ating unang pagbasa. Yung mga taga-Tiro, umastang parang Diyos. Kaya naman sa huli, imbes na mapabuti, sila ay naligaw at nagloko. Ganito ang nangyayari kapag umaasta tayong alam natin at kaya natin ang lahat. Napapariwara, naliligaw at nagloloko. Mga kapatid, ito ang nais ituro sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Ang pagiging mapagpakumbaba sa Diyos, ang susi sa kaligtasan. Ang pagiging mapagpakumbaba sa Diyos, ang susi sa kaligtasan. Dahil sa kapakumbabaan, Diyos ang nasusunod at napakikinggan. Sa pagpapakumbaba, Diyos lagi ang nauuna at iniuna. Tandaan ang paalala ni Jesus, ang nauuna ay magiging huli at ang mahuhuli ay laging magiging una. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo.
Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo. Ating alay na halakat tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maiain. Sa magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda ngayong si San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala, ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalanging wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para
sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Roque at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Mahapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalop sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.